sabihin ng kinatawangan ng gobyerno natin na may ginagawa sila ay isa ng bagay yun na kaduda-duda. Yung sabihin din na umuunlad at in-address ang rekomendasyon ng mga bansa dun sa unang periodic review, sa Universal Periodic Review, maring sabihin natin sa salita yun. Kasi in reality, during the time of Aquino administration, ilang buhay na ang nawala dahil sa pagtatanggol nila ng kanilang karapatang pantao, pangalaga ng kalikasan at iba pa. So may paglilihim sila sa tunay na realidad. Yung NGO community, civil society, may kakaibang version ng sinabi. Kaya after the Philippine government said this thing, yung NGO communities, and that includes already the church base, which is the NCCP and the World Council of Churches, we spoke about the real thing that is happening. So it's contradictory of things that the people, the United Nations body heard. So, kaya kung to straightforward answer to your question, yes. Ang ginagawa ng Aquino government is in place dun sa sinatawag nating economic prosperity ng bansa. At economic prosperity, which means all the institutions of the government are helping towards the achievement of that. And all human rights issues here in the Philippines is in line with what the basic issues of poverty we've got. At anumang tao, sino mang tao, mapasimbahan ka man, magsaka, manggagawa, o anumang sektor mo sa lipunan, kapag nagsalita ka critically on the policies of the government about poverty, nagiging ikinaklasify ka na agad as anti-state. Ibig sabihin, yung critical point mo, nagiging danger zone mo yon para ikaw ay maging candidate for extrajudicial killing. And that's the thing. Which means, in relation to the previous government, democracy here in the Philippines is not yet being experienced. It's only in the name, in real sense. Instead of giving us appropriate laws, policies, executive orders, nagbibigay siya ng mga polisiya na mga magiging anti-mamamayan, anti-Pilipino in general. Katulad halimbawa ng cybercrime law. Diba? Ang dami nilang mga pinapaliwanag dito, pero ang realidad, hindi nila ina-address yung relasyon ng poverty doon sa mga batas na kanilang ginagawa. So, iniiwasan ang totoong pangyayari. Tapos, kung sino mang magsalita dito, nagiging candidate for extrajudicial killing. Pag ikaw ay lalaging gising at may mithin, definition kasi natin, relations to United Nations, pumirma ang Pilipinas sa medium-term development goal. Ang sukatan niyan, 2016. Ibig sabihin, ang bawat bansa susukatin batay sa economic indicators nila, human development index, in relation sa mga GNP and pag-alala. Naku, nakapirma dyan. Kaya pwede nating tanungin ng gobyerno ano nang nangyari dito. So, ang expression nila, in order to achieve that, instead of empowering the people, they are suppressing the people to achieve it. Why I said that? Instead of addressing the issue of land reform, instead of giving enough logistic support for agrarian reforms and issues, tinatanggalan nila ng karapatan yung mga magbubukid. So, suppression yon, hindi yun empowering. Sa issue ng mga manggagawa, instead na ibigay sa kanila yung basic issue, na, pinag-uusapan na natin yung standard wage. So, ilang mga pabrika pa natin ang hindi nakakasabay dyan. Yung contractualization still a big thing. Well, we have the big thing like this, SM. SM is a big company that is a manifestation of injustices. Marami silang subcontractualization doon. So, 6 na buwan, after na 6 na buwan, aalis ka na. Bukod sa 6 na buwan, kinontrata ka na yung company na nag-arsya o kinukontrata ka pa rin. Ibig sabihin, ilang layers ng contractualization. That is disempowering the people. Hindi mo ini-empower mga tao. Sa mga organized group, ibig sabihin yung mga critical. Instead of listening to them, what do the government say? They are being tagged as anti-government. And therefore, what you are going to say, sasabi, bibigyan ka ng kulay. But in real sense, if you're going to analyze the people advocacy groups, they are just talking of the real thing that is happening on the ground. And our national government is not listening fully on that. If there are agencies, ito yung medyo nakakalito sa present government eh. Kasi in-involve nilang civil societies.
diba, may mga nasa deport the government line agencies na mga galing sa mga non-governmental organizations. It's giving a flavor like what Joseph Stada have done, na ipinasa ang mga NGO. But then my question to those representatives, are they really speaking for and behalf of the marginalized group? They're not. They are now in behalf and speaking for what the government saying. They are no longer representing the voices of the people, the marginalized. Sir Noynoy, ito lang po, bakit hindi pa fully implemented yung agrarian reform? Kahit nasabihin natin yung butas na CARP, hindi pa yung fully implemented. Papatayin pa niya ang Department of Agrarian Reform actually. So, tapos sa kalikasan, ano na yung ginawa niya? Wala siya malinaw na plataforma. Tapos sa basic rights ng mga tao, bakit mo naman in-adjust yung ano, yung nagalit na ako kay Gloria nung in-adjust niya yung poverty line? Eh siya, mas binaba pa niya. So bakit niya ginawa yun? Manalig ang mga Pilipino sa ating solid, united actions at all levels. Continuing education, advocacy, sa lahat ng sektor ng lipunan natin, kahit yung mga nasa positions in the government, different hierarchies of the government, kailangan may gawin tayo doon. And then yung ating tinatawag na international solidarity and cooperation, ipagpatuloy natin. That's the reason why bakit pumupunta ang WCC, ang National Council of Churches in the Philippines, sa United Nations. Because kahit na sabihin natin ang mga representative doon na interest ng Estado, at least naririnig nila. Dati kasi hindi, ngayon naririnig nila. Now, a big question, hanggang saan sila makinig at anong gagawin ng Estado? Kaya dapat natin maging vigilant tayo bilang Pilipino na nagmamahal sa Pilipinas. Ganda naman po sa inyo lahat.